So, good morning guys. Date natin ngayon ay July 11. So, time check. 3:40 ng umaga. So, kahapon, nag-biking ako. So, kasama ko si Carding. So, yung vlog na yun eh, naka-showing na. So, panoorin nyo na lang sa channel ko. So, ngayong araw naman na to, tatakbo ako, pero meron akong bagong mga kasama. So, itong makasama ko na to, ito yung pinaka-loady namin dito sa San Jose. Siya yung naunang nag-invite sa akin dito sa San Jose na tumakbo. Although, nung nasa Manila kami, kahit hindi kami nakikita, sa Facebook lang, chat kami, sabi nga, nag-usap kami na, takbo tayo pag nasa San Jose tayo. Yun yung naging plano. So, way back 2017. So, yun yung mga naging ano na nakita kami, tumakbo kami dito. Yun nga, San Jose magsaysay. Yun yung naging ruta namin. So, ngayon, eto, ako naman yung magtuturo sa kanya. So, may gusto siyang puntahan. So, samahan nyo kami kung saan yung ruta namin ngayon. So, tara. So, good luck. Nasa dito. Ito ko sa may shop. Ayan ako. Easy boy, easy. Bilin pa. Tama ko yung sinasabi ko sa inyong loady namin dito dati. So, ang pagbabalik ni Brian Bernalen. So, siya yung talagang una nag-invite sa akin dito na tumakbo sa San Jose. Talagang ito, lakas talaga ito eh. So, mamaya mag-share siya sa atin. Pipili ko mag-share sa atin ng experience niya sa long run. So, ngayon, takbo muna kami kasi madilim pa. So, hindi pa ako makita. So, meron na pagmaliwanag na. So, paalam. Ito lang kami ni Bryce sa San Isidro. So, ang diretso namin, yung sinabi ko sa inyo dati, yung pinuntahan ko, yung sa may dump site. So, akyat kami doon. So, kanina madilim pa, hindi pa kita yung mukha ko. So, ngayon, medyo maliwanag na. So, time check ay 5:30 ng umaga. So, almost 1 hour and 30 minutes na kami tumatakbo. And 12 kilometer distance. So, mamaya, balik tayo doon, tour ko kayo. Doon sa una kong video. So medyo nagtagal ako dun. So ngayon ano lang, pakita ko lang yung view kay Bri. Tapos bigay ko sa kanya, tanong ko sa kanya ng mga tips. So panoorin nyo. Ayan no? Oh, morning view. Oops, oops, oh. Morning view. Ano kami galing oh. Ayan. Dito na kami sa may San Isidro. Paakyat kami nung Mahogany Farm. So, tapos ikot kami ni Bay. Dali ko siya sa may dump site. Pero hindi na ako ipapasok doon, bawal doon pumasok eh. So may ano na ako. May magandang view. Ayaw, hindi pa natapos ko kasada na ito eh. Magkasada.
na. Oh, kala ko flower farm yun. Private yata. Mamaya ulit. Ito na yung mahogany. Ayan o. So kung may couple dyan, ang ganda ko, couple shot. So guys, nandito na kami ni Bay sa mahogany. So walking muna kami. Medyo ito pa akit na ito eh. Pa-chill muna. May akit na ulit. So may tatanong na ako kay Bay ha. Bigyan tayo ng, hingi tayo ng konting tips sa running. Sabi ko kasi inyo, gaya nung sinasabi ko sa mga past video ko, ito talaga yung pinaka-loady namin eh. Siya yung nagsimula nung mga long run dito sa San Jose. So, inaya niya kami. So, Bay, ano ba yung nabibigay mong tips para sa mga beginner na runner? Huwag lang susuko. Push lang. Napaka, ano no? Soft po. Napaka ano lang magsalita. Kunti lang yung sinabi pero talagang madiin. Ano pa, ano pa? Pwede, baka pwede mong elaborate para mas maingganyo talaga yung mga katulad natin na runner, gustong tumakbo na mas malayo. Kasi yung mga beginner talaga na ano eh. Yung iba kasi ano eh, parang gustong tumakbo agad nung full marathon o mag-ultra pero 3 weeks pa lang tumatakbo. Ano bang pwede mong maipahay dyan? Start muna kayo ng 3K or 5K. Tapos ayan. Preparation, important. Nutrition. Oh, number one, nutrition. Enough rest. Oh, rest. Tapos training. Yun, yun pinaka-importante. So yun pinaka-importante talaga, yung tatlo na yun. Actually, yun din yung ginagawa ko eh. Tsaka, kasi kung, example, gusto mong tumakbo tapos nagpupuyat ka rin. So, lasing ka pa. So wala, ang kawawa doon, yung katawan natin. So kahit kaya ng utak mo tumakbo, pero yung katawan mo, yun ang kusang magbibigay. Tsaka syempre, proper nutrition. So dapat yung kumakain ka talaga ng tama. Hindi yung nag-skip ka. Tapos sabi natin nagpa-fasting, pero dapat, pag kumain ka talaga, yung real food talaga, no? Hindi yung mga junk foods. Tapos, yun nga, proper training. So, hindi pwedeng tumakbo kasi nung malayo agad eh. So, katulad si Bay, so, ito, galing pa to ng ibang bansa, import. So, ano siya, sabi niya nga nung bumalik siya dito, nanibago siya sa, ano, sa klima. So, hindi ka agad siya sumabak sa long run. So, nag-adapt muna yung sarili niya. No, sabi niya, nanaba daw siya pero parang may six packs eh. Ayaw sabihin eh. Tapos yun, guys, basta lagi lang, siguro, no, magdagdag ng mileage, no? Lagi, kung gusto niyo talaga ng long run, magdagdag ng mileage. Hindi pwedeng, ang practice mo lang, 3K ka lang. Hindi pwedeng, tas magla-long run ka. So, dapat talaga, extra, magdagdag ng every week ba, pwede mong ma-advise? Mga ganun. Every week, dagdag ng, start ng 3K, tapos dagdag ng 5, the next week, and then 10, huwag lang biglain, tama. Hydrate. Ayun, tama. So, importante yung hydrate din talaga. So, tubig, kung, ano pa nga pwede mong ano sa, mainom eh, kung walang tubig, anong pwede? Salt water lang. Salt water. Anti-cramps. Ayun, pang anti-cramps. Siyempre, kung nagtitrain ka, usually talaga, kahit na fully train ka, usually nagka-cramps pa rin eh. So yun yung mga advice ni Bay. So tandaan yun guys ha, sa mga gusto talagang tumakbo. So makinig kayo sa mas marunong. Huwag kayong magmarunong. Ako nakikinig ako dito, itong lodi namin eh. So mamaya ulit, paalam. So guys, dito na kami ni Bay sa taas ng, kaya sabi ko dati na Little Baguio, so yung padiretso doon, so yung sa dump site. So ito ay sakop daw, hindi ko alam ha, pero sabi sakop na ito ng San Isidro. Pero yung pababa kasi, Kamburay. So pakicorrect na lang kung saan talaga yung tama. Pero ang alam ko sa talaga San Isidro ito eh, sakop na San Isidro. So time check ay 5:57 ng umaga. Tapos 15 km, naka 15 km na kami. So lamang si Bay sa akin ng 1 km. Ngayon, ikot lang kami tapos tingin-tingin, tapos babalik na kami ulit sa kung saan kami nagsimula. So, samahan nyo kami ulit ha, sa sunod. So, ngayon, update ulit tayo. Paalam mo na.
yun ang Pradam site sa taas. Malapit na kami sa Bubog. So ito yung highway na to, National Road. Dulo nun ay district. So naka 23 kilometers na kami. Dubai. So grabe na yung init. 7 a.m. na rin. Pasado 7 a.m. kanina medyo ano eh, medyo hindi masakit yung araw ngayon. Ramdam mo na yung init eh. Pero ayos lang kasi malapit na rin kami. So, update tayo mamaya, update. So doon nagtapos yung aming long run ni Bai. So salamat Bai, talagang loaded ka talaga. So matagal lang hindi nakapag-run si Bai eh. Pero sumabay pa rin siya sa akin. Talagang yun pa rin yung kalaban namin. Init, talaga sobrang init eh. So around 7, nung pumutok na yung 7 a.m. yun na, doon na talaga lumabas yung araw. Dati 6, napagandaan ko, sabi ko si 6, mainit na yun eh. Pero thank you Lord kasi binigyan mo kami ng magandang araw kanina. Kumbaga hindi siya masyado mainit. Tapos nung around 7, doon na siya pumutok. So at least nakauwi kami ng maayos. Pero marami pa kaming next run. So samahan nyo kami ha. So shoutout kay paring Ken. Ken, may utang ka sa amin ni Bay ha. Ikaw yung ang tawag yan. Ikaw yung ialay namin sa susunod. So guys, maraming salamat kung nalito ka pa sa channel ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Kung kapag-subscribe ka na, so share nyo na lang itong video para marami pa kaming ma-inggan nyo na mag-long run. So, ayan. So, maraming binigay na tips si Bai sa inyo. So, talagang loaded talaga yan. So, run safe, keep safe. Tsaka, kumbaga, umiwas kayo sa maraming tao kung tatakbo kayo. Make sure na talagang naka-social distance sa sakali. Tapos, yun nga, magpalakas. Yun yung palagi ko sinasabi, laging magpasakal. Magpalakas. So, gawin natin mentally and physically fit yung ating sarili. So, sa ngayon yun lang muna. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. So, see you on my next video vlog. So, paalam.